So, dito naman ako ngayon sa itaas sa Mizuzuki. Ang pogi, oh. Alam mo yung feeling na parang nakaupo ka sa tilapia? Nandito naman tayo sa Kawasaki. At bubungad ka agad sa atin itong pang-motocross nila na motor. Welcome to Hader! Welcome back sa ating channel. Diba naalala ninyo, meron ginawa sa ZH2 natin yung mga FDM, the factory. Ano yung D? Nakalimutan ko yung D. Factory basta FDM. So nung after nilang nilagay, may naririnig akong maingay kapag mag ipipreheat pa lang. Pero pagka umangat na yung oil, tahimik na. Siguro naging dry lang yung ating timing chain, no? Siyempre matagal hindi nagamit to, kaya bumaba yung langis. So ngayon babalik tayo sa Wheeltech San Fernando para pa-check itong motor, baka ano lang. So sa darating na Ironman 2023, nag-provide ng panggastos yung RBO. Kung natatandaan ninyo, yung RBO, sila yung nag-release ng ating hulugang ZH2. So dahil sa kanila, nai-release natin ang ating motor. Yung pangalan ng may-ari ng Wheeltech, yun yung initial yata ng RBO. So basically, sa Wheeltech din yung RBO. So eto na yung Wheeltech. So, nandito naman ako ngayon sa itaas sa Mizuzuki. Ito yung mga bites nila. So, ito yung pinagpipilian ng iba, Bistrom 650 XT. So, ganyan yung itsura niya. Ito, napakadalang lang na mayroong Suzuki Katana. Ganyan yung itsura niya. Square. Ano, imagine ko si Mass Rider Black dito. Ayan, oh, Katana yung pangalan niya, guys. Ang presyo nga pala ng Bistrom 650 XT is 599. And then, ito yung pangarap ni Celero, ang GSX S1000 GT na nagkakahalaga na 815,000 pesos. Alam nyo naman, si Celero mahilig sa blue. So, naiintindihan naman natin kung bakit niya nagustuhan ito. Kasi, grabe diba? Ang pogi oh. Mas malaki na yung kanyang TFT display. Ang ganda ng kulay, tsaka napaka-futuristic nung kanyang headlight. Naka-Brembo kaagad ang kanyang brakes. Nice, hindi pa ako nakapag-try ng gantong motor, no? Pero same engine siya ng previous model. But sa previous model naman kasi, napaka-responsive ng makina niya, ng throttle, ng power, sobrang lakas. Pwede pang lagyan ng side box ito. Mag-additional ka lang based dun sa price. Dito naman, meron pala silang Suzuki SX250 adventure bike. Pero hindi siya pwede sa expressway, so pang province pwede siya. Kung ayaw mo ng bigger CC na gusto mo mag-travel-travel sa province, pwede ito 250cc. Okay na rin. Then, meron pa pala tayong GSX-S. Eto, meron pa dito, GSX-S 750cc. Meron pa palang ganito. Akala ko na phase out na, no? Meron pa pala, ayun, no? So, ito ay inline 4. Napakaganda ng tunog. Butsong kapatid siya ng GSX-S 1000, motor ni Celero. So, kung makikita ninyo, pareho sila ng design ng taillight, yung kanyang headlight. Katulad din nung kay Celero. Mas cute lang tingnan to. Then, ito naman yung sports bike na GSX-R 1000. Kung makikita nyo, ganyan yung headlight niya. Yung forma niya. May blue nito eh. Pa-Brembo din. Di rin ako nakapag-try ng 1000 nito. 600cc nakapag-try ako. Pero sabi nila talaga, napakabilis nito. Yun nga lang yung kanyang TFT display. I think hindi pa siya colored, no? But sa design naman, napaka-clean ng itsura. Napaka-angas ng dito. Nalitan lang ako sa kanyang headlight. But anyway, ito ay sports bike naman kasi. Then, ito naman yung isa pa niyang design. Meron siyang mga red stickers. 1000 din. Same sila. Ayan, ang ganda. So, meron siyang konting pagkakaiba pala, no? So, dito nakashowa yung kanyang front shock. Compare dito.
So ito pala yung kanyang top of the line. Ito, GSX-R 1000R. Then yung isa, ang pangalan niya is GSX-R 1000. Yung pala yung kaiba nila. Price comparison naman, ito ay 999,000 para sa GSX-R 1000. At para sa top of the line na GSX-R 1000R, siya ay 1,169,000. So uupuan naman natin ito, itong pangarap ni Celero. So ito yung first time na sasakyan ko ito, no? Medyo ito ako ng 2 inches, pero okay naman. Sa bigat, hindi siya sobrang bigat kung pa nakain ko ganyan. Komportable naman. Mataas yung manibela niya, medyo wide siya. Then pagdating sa side mirror, wide din, ganda. Pakinang TFT display yun. Ayos, ayos, maganda. Kung gusto mo ng sports bike, pero ayaw mong mangawit, ito, ganda ng body position. Medyo matigas lang yung upuan niya, pero okay naman. Tapos hindi magmamanid yung feet mo agad dito. Ganda, okay. Bagay niya siya meron natin. Kung gusto nyo naman ng naked na may pagka-sports bike naman, yung from naked to sports bike, ito Katana, pwede try natin. Alam mo yung feeling na parang nakaupo ka sa tilapia? So ganun yung feeling niya, guys. Ang nipis ng tangke. Wala pala sa loob. Wala siyang windshield, no? Nag-expect ka lang ang shield. Naked kasi, so ganun. Hindi pala sumasama yung kanyang headlight. Parang si Inch to lang. Siya yung matigas yung upuan niya, pero okay naman sa akin. Sa body position, okay naman. Magtatagal ka naman sa long ride dito. Hindi ko lang matadya yung kanyang suspension. Okay naman. Kung gusto mo yung looks niya. Nandito naman tayo sa Kawasaki. At bubungad ka agad sa atin itong pang motocross nila na motor na KLX 140RF. At meron din silang maliit na KX 65 2-stroke. Guys, sobrang liit. Pakita ko sa inyo kung gaano kaliit. Sobrang late, tagbukang laruan sa akin. Then, meron din silang KLX dito. Ito naman, street legal, guys. Pag sinabing street legal, meron siyang headlight, may side mirror, signal light, may tail light. Pwede siya sa national highway, ganoon. Meron siyang ORCR. Pero dito sa mga bike na to, wala kasi siyang ilaw. So, hindi siya pwedeng ibiyay sa public road. Kaya, hindi siya street legal. Ngayon naman, meron din KX 450X dito, guys. Sobrang taas naman neto, pakita ko ulit sa inyo kung gaano kataas. Sobrang taas. Ay, grabe. Hindi na tip ng tao dito. Tip in the air. Hindi na umabot yung tao kahit mag-tipto. Ito pang hardcore na pag-off-road pang-race na siya. Tapos meron naman dito KLX 230RS naman. Mas maliit na version nitong KX 450X. Dito naman, meron tayong Versys 1000 SE 2023. So SE, special edition na siya. So wala tayong makitang side box and top box. I think wala siyang libre. So kailangan mong bumili ng aftermarket na top box. Meron siyang badge ng SE dito. At ang weird lang kasi meron silang bagong kulay na hindi bagay sa Kawasaki, no? Maroon yung dating eh, no? But anyway, depende na yan sa taste nung bibili. Dito naman, meron tayong Ninja ZX10RR 2023 model RR. So I think dahil RR siya, ganyan yung front fork niya. Yan, ganyan siya. Wow. Then, meron tayong ZX6R dito. Actually, maraming dumating na Kawasaki bikes kaninang umaga. Kung makikita ninyo dito sa labas, nandito nakaparada. So, hindi pa nila alam paano nila papark mamaya ito sa dami ng dumating. Hindi naman pwedeng iwan sila ng ganyan dyan. No? Okay, so meron tayo dito ang Ninja 1000 SX, the standard version of Z900, and the special edition ng Z900, which is meron siyang all-ins and gold yung kanyang fork sa harap. Z900, dalawa, no? Dalawa sila. Meron pa siyang Z400 dito. Ito yung magandang kulay ng Kawasaki, guys. Mas dark lang yung para sa Ninja 1000. Pero mas gusto ko ito compared dito sa light
na green, no? Then, meron siyang Ninja 400 dito. Yun yung price niya. Z650, special edition na pala to. 415 and Ninja 650. Sa mga Kawasaki bikes ngayon, talagang nagtaas yung mga price ng bike nila. Okay, tapos na yung bike natin, guys. Pina-change oil ko na rin. At okay na. Galing talaga ng Kawasaki dito sa San Fernando, you know? Dahil yung laro na. Sige, tuloy na kami. Thank you. Sa ilang oras kong pag-stay doon sa Kawasaki, ang dami palang customer na pumupunta doon. Bawat oras may taong pumapasok. Siguro sa mga pumasok, siguro sa mga tatlong oras na pag-stay ko doon, yung mga tatlo na customer, eh nakilala nila ako nung nakaupo ako doon. Eh nabigyan ko naman sila ng idea, kasi yung iba bumibili ng motor based sa budget. Meron namang iba bumibili ng motor based doon sa design. May sinasabi pa sila na gusto nila yung pang beginner lang. So ang hirap din mag-decision, kasi kung gusto mo yung isang design tapos kapos yung budget, yun, mapipilitan kang bumili sa hindi mo gusto. Kaya sabi ko, kung hulugan lang din yan, ilang years mo naman siyang babayaran. Baka kasi sa years na habang binabayaran mo na magsisi ka eh, no? Sana kung brand new, pagbili mo, pwede mong ibenta ka agad. Eh, paano kung hulugan? Paano mo ibebenta? Hindi pa tapos huluhulugan, di ba? Thanks! Dito yung sinasabi ni Celero na coffee bean. Kaso mukhang nauna ako. Ayun siya. Diyan mo gusto? Saan tayo magpa-park? Dito na lang. Ha? Laya. Saan o? Pensioner. Wapin eh. Siguro dahil bahiya pa. Kaya pa dinapat. Uwan eh. Diba, pinitan day na eh. Pero pag ati na laro, okay na. Hmm. Siguro makantay talaga. Hindi man adjustable eh. Kung auto-adjustment na rin. Pati niyang spring yan, diba? Auto na rin. Right? Liming drip sauce oh. Kailangan ng bopping. Hindi, kailangan na ng bagong pambucho. Tara! Ano? May drip. Hindi, ibang tambucho naman. Oo. Kumbaga, pwede ibenta to ah. Ano na, bopping lang yun. Oo, bopping lang. Oo. Diba? Pagka binamba mo, wala na. Oo. Diba? Pagka walang langis lang siguro. Pag bumaba na yung langis. Bumaba yung langis, may ibig na no? Oo, yan o. Eh syempre, wala nang lubricant nun eh. Ngayon okay na o. Diba? Pero dati ba ganyan din? Hindi, hindi naman ganito. Kasi mag-a-adjust pa yan eh. Oo, mag-a-adjust pa. Hindi ba tayo masyado maaga dito? Parang napaaga yata tayo. Bukod dito, ano pa bang magandang puntahan? Dahil pala nag 400cc ka eh no? Hey! Saan yung Hear Cafe na pinuntahan nyo? Pumunta ka diba? Oo, kumusta yon? Okay naman. Maganda doon? Oo, oh, tara. Tayo? Oh, Hear Cafe. Get try natin Hear Cafe. Cafe Hear yata yun eh. Cafe Hear. Cafe Hear, tapos Hear Cafe sa Google. Ah. Doon na tayo umikot. Doon. Five hundred po. Ah. Thank you. Thanks. Okay.
Ha? Meron ba? Oo. Oh. Ingat ha. Minsan problema talaga yung mga RFID dito. Minsan yung wala sa sensor, minsan nasa sticker. Kung gusto nyo marinig yung sipol niya, i-high gear mo. Pagkatapos, hatawin mo konti. Tapos, bitawin mo konti. Ayun o. Ang galing no? Pagkaya fifth gear. Wala masyado. Sa fourth gear. Third gear. Ayun o. Mas maingay siya pagka nagda-downshift ka sa high rep. Yan, yan. Dinig natin sa first gear. Ito lang talaga yung maganda sa Z-Sto eh, no? Ayan, no? Siya lang yung naked bike na may supercharge. Diba? Kakaiba eh, no? Pero super lakas talaga nitong motor. Buti na lang meron siyang modes. Tatlo. Kaya kung nalalakasan ka sa kanya, pwede mong hinaan. Kaso delay yung throttle. Buti itong Z-Sto ko, maliit lang yung kanyang windshield pero nare-read yung RFID niya eh, no? Yan, basta ang technique dyan, pag-alan mo lang yung approach mo sa toll gate para may time yung sensor na basahin yung sticker mo. Wala, hindi siya kasi bilis nung sa ibang bansa. Ganun talaga. Hanggat na pagtsatsaga, hindi pwede naman, di ba? Pag kasi mayroon pang improvement, gagastos talaga ang management, no? Anong gawa mo dito? Magkakape tayo, guys. Okay, dito sa Cafe Branch Bakery. Bakit tinawag na here cafe? Kasi nandito siya, hindi siya doon sa there. Andun yung here sa taas. Wow. Mismo. Tinapay. Wow, delicious. Hey. Hello. Yeah, order lang kami, order lang kami. Kape latte sa'yo? Oo. Hot ba? Hot po. Saka... Size po, grande size? Yung pinakamalaki. Grande. Oo, oh, yung latte. Pinakamalaki. Kaya po, sir? Sa akin ano, vanilla latte, grande na rin sige. Hot din po. Hot. Pizza. Sa ano yung pizza na ano? Ayun, ma isang Hawaiian. May Hawaiian ba? Ayun, Hawaiian. Hawaiian pizza naman. Nasaan yung tropa natin? Nanginginig. Ayun po yun sa labas. Yung... Ah, lumabas lang sila. Kung maliit, sir. Ah, okay, sige. Siya daw, sir, hingi. Ay. Hindi po, sir. Pero may nakita ko ay maliit na. Ano siya po? Maliit na. Maliit? Ah, saan? Hindi ko, sir. Pero pwede talaga dyan. Hindi, hindi talaga dyan pinapaparada. Pero, ako ba lang, sige. Sige, sige. Ligo si Reed. Sama kami sa vlog, no, sir? Ano naman, ito. Shout out, guys. Yun naman, shout out San Pablo Boys. Naman. Shout out po. Hello. Let's go. Para pala po nila. Hey, ayun na. Thanks. Ayan, ay nalaw tayong mag-park dito, guys. Thank you, cafe here, tsaka sa mga stop. Visit lang kayo dito sa Clark, Pampanga. Malapit lang siya sa parade ground. Kung saan tayo nag-bike nun. Sir. Ah, yung bilis! Oh, speed cafe. Sir, siyempre, mabilis yung motor mo, sir. Shout out sa your cafe, San Pablo, Santana, Pampanga. Woohoo! Pizza. Yun, no? Ang isang tao lang pala yung pizza. Meron po pala tayong live band, sir, hanggang 9. Hanggang 9? Okay, sige. Pwede mag-request dyan pag gano'n? Ha? Pwede pala eh. Guys, i-compliment tayo. Cool! Ano ba sasabi ko? Sana all. Thank you, kami. Here, Cafe Branch Bakery. Salamat po. Hindi na pala natin kailangan lumayo eh. Meron pala ditong masarap na kainan, guys. Magre-request kami ng kanta ni Silero. Thank you so much. Ito.
mag-request tayo ng kanta, guys. Sir, pwede mag-request, sir? Ma'am, pwede mag-request? Q-Shea. Oo, kahit anong Q-Shea. Oh, yan ah. Yan ah. My request. Sometimes I feel like I'm all alone. You feel me, see me falling away. Yan, galing! Thank you, napagbigyan! So ngayon naman, since nandito na kami, pupuntahan namin yung tinatawag nilang pader na kahit kailan hindi ko pa napuntahan yon. So yan ang pinaka-paboritong pinupuntahan ng mga bikers dito. Dahil medyo mahirap daw yata at saka malayo. Tignan natin kung bakit. For the last part ng ating vlog, pasyalan natin yung pader ng gantong oras. Since kapag nagbike naman kasi tayo gabi, hapon na alis, tas haabutin ng gabi. O di kung paano yung itsura ng pader sa gantong oras, hindi at least diba? May idea na tayo. Itong rutang dinadaanan namin, ito yung rutang dinadaanan din ng mga nagpa-bike. So, gusto ko lang ma-experience na puntahan ngayon at pagbalik ko, yan, nakabike naman. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakapagbuo ng sarili kong mountain bike. Ang gusto ko sana, Devil. Nag-post na nga ako sa Facebook eh, Devil. Kaya lang, yung Devil, baka meron pa akong pyesa na hindi gusto, eh mapapalitan din, diba? So, mas maganda, mag-build na lang ng mountain bike. Ang naiisip ko, baka pwedeng Mountain Peak Everest 2 na lang. At diba, liwanag dito ah. Ganda ng bike lane, guys. So, dito talaga sila sa gilid. Biker friendly talaga itong Clark. Ayun, layo niya, guys. So yun nga, gusto kong mag-assemble yung frame na gagamitin ko, Mountain Peak Everest 2 sana. Tapos puro mga Deore na group set ang ilalagay namin. And then pagdating naman sa front suspension, ewan ko, Manitou yata yung magandang tatak or Rock Shock. Ganon. Ang gusto ko kasi gold yung fork niya eh. So tignan natin. May mga details na maganda dyan, yung air shock yata, hindi ko sure. Maganda kasi yung may front shock para hindi matagtag sa leeg. Pagka nalulubak yung bike, di ba? Pag kasi rigid fork, parang tagtag sa leeg, no? Siyempre, ulo mo yung maaalog dyan, di ba? Nakakapagod dyan, eh. So, ganito pala yung papunta. Medyo tahimik. Ay, kung gagabihin ka pala dito, ay ganito. Ayun, no? Tingnan nyo yung mga nagpa-bike, guys. Malamang, pader ang pupuntahan nila dyan. So, ito na yung Aqua Planet. Ay, mali. Mali pa si Silero. Saan ka pupunta? Oh, ito. Dito pala. Nakakatakot din pala. Di pala pwedeng banatan ng isa to. Dapat dalawa kayo. Ah, ito. Kaya siguro tinawag na pader. Kasi puro pader. Ito nga. Welcome to pader. Wala man lang arko, basta pader. Tinawag lang nilang pader, no? Medyo pababa to, so pagpabalik na tayo, dun siya mahirap. Maluwang naman yung daan, may sementado naman dito sa side. Pero mayroong part na talagang dadaan ka sa pang main road, no, dito. Ang haba ng pader, guys. Oh, may nag-iisang nagbabike, guys. So, ay, nagka-training siguro yun. Ay, ang haba niya. Hindi siya biro-biro putahan pala. Pero masarap. Parang survival siya. Pumasok sa isip ko yung pagbabike na yan. Kasi diba, exercise yan. Dahil sa endurance na sasalian natin. Una dun sa Club 200 na endurance sa loob ng racetrack. Pangalawa, yung ang Ironman. Kaya ako lang naisip bigla. Siguro tataka kayo. Rider ako, pero bakit biglang bike? Sa mga hindi nakakalam, bago ako nag-big bike, big bike, or nag-motor, biker talaga ako. Dun sa pader, walang parang destination. Basta dadaanan mo lang pala. Yun yung sikat sa amin kasi malayo siya. Puro diretso, no? Masasulit mo yung pagbabike. Yun lang ang maganda kay Easy. Ito yung pitik niya. Para siyang wapak! Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat. See you.
on Saturday. Pinipilit kong mag-upload ng Huwebes pero hindi kaya. Basta ang regular upload is Tuesday and Saturday. Bye guys, speed for speed.